Luisa, magandang araw sa iyo. Magandang hapon. At finally, nakita kita. At alam ko ang storya ninyo dahil isa ka sa nakasurvive sa bangkang lumubog mula Boracay papunta ng Caloia. Ano nangyari? Ano po yung sir? Kasi dalawang alon po sunod-sunod nag-ano po sa amin bago bigla po kaming tumaob. Yung pangalawang alon po, yung tumaob na po kami. Hindi, ang layo po kasi namin sa kasamahan namin eh. Mga 30 meters po bago kami ano, ang layo po namin kasi ang sabi ko po sa ano ko, pamangkin ko, magpalapit kami sa isang bangka. Ay ano po, malalakas talaga po ang alon, hindi namin kaya, kaya yung tumaob po kami. Anong oras kayo umalis ng Boracay? Kasi alam ko nakarating na kayo, no? Galing kayo ng Caloia. Dito tayo, ate. At nakapunta na kayo ng Boracay. Opo. Isang outing lang sana yun, ano? Opo, sir. Pero nung pabalik na, doon na kayo na disgrasya. Opo. Anong oras nangyari yung disgrasya? Opo, 7. Ang 7 po ng linggo po yun, August 26. Yun po, yung pag, ano na po, hindi na pagtao po namin. Ano na po, kanya-kanya na kaming hawak para nakaisip na po yun ako na, ano, na kunin po yung isang katig para i-ano sa isang katig kasi yun po ang makakaligtas sa amin na anim eh. Walang may makatulong sa amin kasi ang lalakas po kasi talaga sir ng alon. Anong oras bumaliktad yung bangka? 7 po. 7 na? Umaga po. So malakas talaga yung alon, ano? Malakas. So paano kayo nakaligtas, kayong anim na nandoon sa bangka? Ano po? Ano, dalawang katig po 'yun, tapos isang container po. Pinagtali. Yun na nandoon lang po kami nakahawak. Eh siyempre kabado ka na agad noon dahil katig na lang 'yun natira eh, no? Opo. Ano agad ang unang pumasok mo para ikaw ang maging leader doon sa anim na kasama mo? Ay, yung iniisip ko rin po yun. Hindi pa ako nagpanik kasi ang inaano ko yung naga-training po ako kasi isa akong tanod. Gusto pong makatulong rin sa mga kasamahan ko. Siyempre, ang isip ko hindi lang ako ang mabubuhay pati mga kasama ko. Parang kami po magsama-sama na masurvive po kami lahat. Po yun, tama-tama po ano, sabi na lang po ako sa pamangkin ko na kunin yung katig. Tapos yun, doon na lang po kami nakahawak. Ang sabi ko po sa pamangkin ko, hawak lang kayo kasi walang bibitaw sa inyo. Hanggang saan tayo papadpadin ng alon na isla, doon lang talaga tayo ano kung yan na talagang ano natin. Yun po, so, yun, hindi na rin po sila nag-iyak yung mga pamangkin ko sa apo ko. Hindi na rin po yun umiyak kasi pinapalakas ko rin po yung loob nila sir eh. Kasi ano, naawa rin ako, nag-iyak kasi po sila, nasa gutom pa, tapos sa uhaw. Sabi ko pre lang kayo kasi yan ang makakaligtas lang sa atin. Ilang oras kayo sa laot na palutang-lutang? Isang araw po, tapos isang gabi, bago kalating araw po, 27 hours po. Ikwento mo sa amin, ano ang karanasan sa gitna ng laot na hindi mo alam kung ikaw ay maliligtas? Ang iniisip ko po yung pating, yung mamabangis na isda, yun lang po ang iniisip ko. Kasi hindi ko po yung naisip na kung doon na lang po talaga, kung kakainan talaga po kami ng pating, hindi doon na lang rin po, hindi na rin po kami naisip, kasi inisip ko mag-pray lang po talaga, pray lang. Malayo, malapit na kayo sa Caloia. Opo, oras na lang po makakarating kaming Caloia, bigla po kasing lumakas ang alon. Ano na nangyari? Doon po. At pagkatapos, paano kayo lumutang-lutang at nakaabot ng Romblon? Sa ano po, sa katig lang po, nakawak. Katig po ng bangka. Ang katig ba pwedeng sagpangan, yung ika nga higaan po, o kapit po, lang? Kapit lang po. Kapit lang. Yakap lang po talaga, sir. Eh, paano ang gutom? Paano nyo tiniis ang 27 hours na hindi kayo kumakain? Ano lang po, hindi na lang, ano lang po talaga, pre lang po talaga kami kasi hindi namin inindan na lang yung gutom na inaw namin basta makaligtas lang po talaga kami, sir. Yun talaga ang inaano po talaga makaligtas. Wala ba nakakakita sa yung mga barko nung time na yun na palaot-laot kayo? Kasi sir na dumaan. Galing Maynila, pero natakot rin po kami kasi baka banggain kami yun. Kaya nagapalayo po kasi kami, nagapalayo po kami sa barko, baka mabanggaan kami. Kasi gabi po sir eh. Oo. Eh di ba totoo na yung bangka na isa, dahil dalawang bangka kayo, ay nadaanan din daw ng malalaking bangka? Nadaanan po yung mangingisda. Anong nangyari sa sampu niyong kasama?
Sa 10, sa 14 po yun sir, sa 14 sila, apat po yung buhay. Sa 10, tatlong patay, pitong missing. Hanggang ngayon po, hindi po yung nakita. Kasi ngayon po, masasakit rin sa mga kamag-anak nila. Pero sa amin po, masakit dahil kasi kakilala na rin po namin sila eh. Parang na ano na rin bait namin sa kanila. Parang nami-miss ko na rin sila na makita. Siyempre, hindi po lahat rin na ano na itibang tao po. Parang masakit rin po sa amin. Nung nakarating na kayo ng Kaluyat, natagpuan kayo, ano na ang reaksyon ng baryo sa inyo? Ano po, pag nung tatlong araw po kami sa San Jose Romblon, inalagaan kami ng mga MVRR, mga DHWD, tinulungan po kami nila Mayor, Vice, mga SB ng Romblon. Hindi po kasi sila pinabayaan, hindi kami pinabayaan talagang kinupkop kami talaga ng gusto po. Pag uwi po namin Kaluya, inano rin po kami ng mayor namin. Mayor ng Regional Lim. Oo. Walang kain-kain? Walang tubig? Wala po. Ano, gaano kadilim ang... Ang dilim po sir, hindi, basta madilim po, hindi ko po maano talaga na madilim. Basta yun ako mag-pray na lang po na mag-pray. Yun po, ang inano ko talaga yun talaga makakaligtas sa amin. Oo. Pangalawang buhay na lang rin po kasi yung naisip ko kasi pangalawang buhay na rin siguro sa amin na rin yan. Oo. Madalang rin kasi ako nung nagasimba ngayon, natutunan ko na rin. Hindi mo rin mapaniwala ang nakaligtas kayo? Hindi ko po paniwalaan na makaligtas kami sir kasi sa kalapad-lapad po ng dagat na yan, nakikita, alos naisip ko na nakaligtas kaya kami sa kalapad-lapad ng dagat tapos ang lalim pa. Naisip ko may mga pating yung ganun. Gaano kalamig? Ang lamig, lamig pa. Sasakit na po talagang lalamunan ko, tintiis ko lang po talagang gutom sa kauhaw. Gusto ko na mag-inom tubig, wala naman po, dagat lang po ininom ko eh. Paano kayo nabuusap-usap na anim na naka... Ano po, ang usap po namin, makaligtas lang kami, mag-ano na rin po kami, mag-asimba, ganun po. Sabi ko mag-asimba tayo kasi pangalawang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko sana matutunan natin yung tama at yung mali. Nagsisisihan ba kayo nung nandudong kayo sa laot? Wala. Wala. Kalma din? Ikaw ang pinakamay edad doon, ano? Oo, kinakausap ko lang po yung mga kasama ko. Eh, sino ang pinakaiyakin doon? Yung si Rhea de Vera po, tapos si ano, yung Jarius Bernal. Taga Central yun, ano? Opo. Eh, ano ang sinasabi niya sa'yo? Ikaw ang nanay-nanay? Ano yun? Ano? Magabitaw na po sana yun, sir. Paano? Hinabol ko lang may po talaga. May time na bibitaw sa opo, nagsabi balsa? Na po sa akin na, ano sabi niya? Sa katig na po yung nakawak. Sabi niya, tita, ano, ayaw ko na, hindi ko na po kaya, sabi niya. Magabitaw na po talaga. Nilangoy ko lang po yun, sir. Hinawakan ko yung jacket niya. Tapos, isinalpa ko po sa katig. Sabi ko, diyan ka lang, hawak ka lang, hindi hindi yan lulubog ang katig, basta importante hawak ka lang, sabi ko diyan ka lang, hindi ka ano, yung po, yun na lang po inanalayan ko yung dalawang bata, hindi ko na rin po yun iisip yung sarili ko, basta inahawakan ko yung dalawang bata, naisip ko baka sisihin ako mga magulang, ganun. Oo, galing, nagpakabayani ka. Okay. Yung mga lalaki din ba, natatakot? Nung yung isa po, natakot, nung sinabihan ko po na huwag ka mag-iyak, sabi ko ganun, kasi kung hindi tayo bibitaw itong atig na to, sabi ko ganun, makakaligtas tayo. Sabi ko ganun sa kanila. Ano ba ang nangyari? Bakit kayo nag-outing? Ay, ang ganda na ng Kaluya. Bakit pumunta pa rin kayo ng Boracay? Ay, gusto kasi nila ano, makarating talagang Boracay. Taga Bicol po kasi yung sila eh. Oh. Gusto daw nila makarating. Yun po, sinamahan ko rin po sila. Manganito lang rin po kalalaki yung atig na hawakan namin. Ay, ganito rin yung sinakyan nyo. Maliit po dyan. May mas maliit pa dito. Okay, maliit pa, no? So, yung kawayan na sinasabi mo, na kinapitan mo, okay, yan, at saka yung isa, okay. Tapos pinagkabit nyo na lang yung dalawa, para, ay, yung liit na yan, kayang magsalba ng anim na buhay? Kasi, isang container sa gitna. May container kayo na tinali. Sino nakaisip nun? Ako po, sir, kasi sabi ko... May training ka? Oo, nakaka-training po. Grabe, ang galing kasi ikaw ang ano, no? May trauma ka pa ba ngayon sumakay ng bangka? Kasi bakit ka uli pumunta ng Mindoro? At salamat naman at nagkatagpo tayo. Dahil balita ko, noong nasa radyo ako, nakikinig ka pa rin sa akin. Tapos ngayon, napunta ka dito dahil
merong kang anak na manganganak, ano? At nagkataon matagal din kitang gustong ma-interview, tinandito dito, kaya sinadya kita dito sa Sibalat para makita natin ang dagat at makita din. May trauma ka pa bang lumaot? May trauma rin po kasi gusto ko po sana umuli, mag-uwi. Nagasabi ako dun sa mga anak ko na hindi ba maalon? Oo. Kung maalon po kasi takot na takot po ako siri kasi kung gagalaw po yung barko, nag-ano rin ako, gahawak ako mabuti, nagasakit yung tagiliran po. Oo. Kasi nung sa rumblon po kasi ako, sa kami lahat, ako po yung nahuli sa ospital eh. Oo. Kasi ikaw? Ano po, inamaga po kasi yung dibdib ko. Ah, namaga? Sa ano po, sa ano siguro talaga ng kati. Oo. Kasi ang lalakis ng alon, tapos sinawakan ko pa yung dalawang bata, yun ang inalalayan ko kasi. Ano sabi ng mga anak mo sa'yo nung ikaw ay nakitang buhay? Ano po, yung anak ko na yung nanganak, sabi niya, paano kaya kung nawala ka, hindi ka namin nakita, paano na lang kaya ako, nanganak ako sa ganito, siyempre dalawang bag pa na dugo ang ilalagay sa akin, walang mag-asikaso, tayo lang dalawa, paano na lang kaya ang sitwasyon namin. Nagkatulong na lang rin po sir, yung luha ko, kasi naisip ko sir na tama nga rin, sabi ko ba, natakot ka rin bang mamatay, Luisa? Ay, talaga po, sir. Gusto ko pa po, sir, makatulong sa mga anak ko. Oo. Hirap na hirap rin po kasi sabi ko. Ako po po yun ang hinaano. Mga yung magulang ko po kasi yung tatay ko kasi sa kasi nanay sa ano pa po, Kaluya rin nakatira kasi yung tatay ko, 102 na rin po. Oo. Kaya yung pang-inalalayan. Ano ang natutunan mo dito na, kunyari, dumating sa punto na ganyan at hindi maiiwasan yung aksidente, paano makaliligtas? At ano ang unang iisipin para katulad mo makaligtas ano din? Ano lang po. Kung sa barko naman po, life jacket talaga po ang kailangan. Importante. Oo, importante life jacket. Tapos huwag po magpanic. Dapat po buo talaga ang isip saka hindi unahin ang takot. Yun talaga sir ang ano talagang unahin, huwag unahin ang takot. Kasi huwag magpanic kung ano, basta nakakaisip ka ng kung anong mahawakan mo, container man diyan o galon man diyan, basta importante. Ang kailangan life jacket talaga kasi madali kang makikita pag nalunod ka, madali kang makikita ng ano kasi kulay orange po kasi yun, kaya makikita nila. At ang mensahe mo taga sa mga taga San Jose Romblon na tumulong sa iyo, hindi mo na sila malilimutan kahit kailan. Ay, kailan po talagang tanda lang po talaga, hindi ko sila makakalimutan sa patulungin po talaga sila, sila mayor. Hindi po kasi kilala ko yung mayor, nakalimutan ko rin yung mga SB, tapos mga kagawad, mga yung chief ng Romblon, tapos yung mga taga MBRR, DSWD, ang ano po sila, ang babae po nila, hindi po kami pinabayaan hanggang nakauwi po kami, talagang hinatid pa kami nila sa ano, sa pier po nila, tapos nagsabi pa po sa nila na kung pwede pasakayan pa ako nila sa malaking bangka na ano, hindi ko po alam kasi ano yung ganun po kalaki talaga na Philippine Coast Guard pala maghahatid sa amin. Ano rin po ako, naawa rin po sila sa akin kasi ang payat po kasi nung sir, hindi pa halos nakabangon din kasi sa katawan ko. Oo. Ganun nga po, ano, ngayon may problema, nagkaroon akong problema sa anak ko, halos na naghahangilap rin po ako ng pira parang makaano kami ng dugo yung gamot niya po, kung wala po kasi libre sa district, yung inano ko rin po kasi yung sir, yung sa labas. Nakasurvive rin po kahit papano, kaya yung inano ko talaga sana yung pagsubok ng Panginoon sa akin, sana biyaya na naman ang ibigay sa akin. Ayan, Luisa, ang mahalaga, buhay ka at ikaw ay blessing sa lahat. Una, salamat sa kabayanihan mo. Okay. Dahil kung hindi sa'yo, siguro ilan doon, lalo na yung bumitaw na, ay wala na. Wala na. Nakausap ka rin ba ng magulang niya? Anong sabi niya? Nagpasalamat rin po kasi sila sa akin na salamat nga, hindi ko daw pinabayaan ang anak nila. Sabi ko, sa ang ano ko naman po sir, sabi ko, basta panalig lang kami sa Panginoon, sabi ko, walang may mangyari sa amin. Basta kasi ginagamit ko naman yung pagtitraining ko eh. Kaya sabi ko, para makakasurvive rin ako ng buhay ng tao. Hindi lang po sa katkasaan, kung saan makikita ko sa daan, kung makakatulong ako sa kanila, ganun. Okay. God bless, Luisa. Salamat sa pagbabahagi ng istorya mo.
At hindi ko rin po maiiwasang hindi pakikita sa inyo ang location ng aming interview. Ito po ay Sibalat. Napakaganda ng Sibalat kasi hindi maiintindihan ng interview ko kung hindi namin sa dagat gagawin. Pero ngayon, si Luisa, nung umuwi sa Mindoro, ay nag-i-stay sa Inipitan na magsaysay. Kaya Luisa, maraming salamat. Ano, kaway tayo sa atin po mga tagapanood. At siya 27 oras na sa laot, hindi alam kung siya ay mabubuhay o hindi. Salamat, Luisa. God bless.